Magandang araw po muli. So, atin naman pong pag-usapan ang tungkol sa bungang araw. Ano ang gamot at bakit nagkakaroon ito? Bungang araw. Ano ang dahilan kung bakit nagkakaroon ito? At ano ang natural na gamot sa bungang araw na available sa loob ng bahay niyo? Ano ang bungang araw? Bungang araw o prickly heat sa salitang Ingles ang isang kondisyon sa balat na madalas nating nararanasan sa tuwing mainit ang panahon. Tinatawag rin itong sweat o heat rash. Ilan sa simptomas nito ay mga butlig sa balat na namumuti o namumula. Minsan, maliban sa ito ay makati, ay mainit rin ito sa pakiramdam at mahapdi. Ang mga kondisyon sa balat na ito ay maaaring maranasan ng bata man o matanda. Madalas nga lang ito naranasan ng mga bata dahil sa hindi pagganap na nide-develop ang sweat glands nila. Ito ay maaaring tumutubo o lumalabas sa kahit anong parte ng katawan. Pero mas madalas itong makikita sa leeg, balikat, singit, dibdib at ating likuran. Mga uri ng bungang araw. Ayon sa Mayo Clinic, ang bungang araw ay may tatlong uri at ang bawat isa ay natutukoy base sa kanilang pinapakitang sintomas. Ang unang uri ay tinatawag na Miliaria cristallina. Ito ay tinuturing na pinakamild na uri ng bungang araw. Ang naaapektuhan lang nito ay ang mga sweat ducts sa pinakaitaas na layer ng balat. Ito ay matutukoy sa pamamagitan ng mapuputing butlig na mayroong pawis sa loob nito. Ang uri ng bungang araw na ito ay karaniwang hindi makati o mahapdi at mas madalas na umaapekto o nararanasan ito ng mga sanggol. Miliana rubra naman ang pangalawang uri nito na madalas nararanasan ng mga bata at matanda. Naapektuhan ito ang ilalim ng balat, kaya naman ito ay madalas na makati o mahapdi at maaaring mamaga at magkaroon ng nana na tinatawag na Miliaria pustulosa. Ang ikatlong uri naman ay tinatawag na Miliaria profunda na nakakaapekto sa dermis o pinakamalalim na layer ng balat. Bihirang naranasan ang uri ng bungang araw na ito. Ito ay nagdudulot ng malalaki at makukulang pantal sa balat. Samantala, ayon naman sa health website ng Healthline, ang mainit na panahon ang isa sa mga nagtitrigger ng pagkakaroon ng bungang araw sa ating katawan. Dahil sa tuwing mainit ang panahon, ang ating balat ay mas nagpapawis at naiinita. Ang resulta nito ay nagbabara ang ating sweat ducts o daanan ng pawis, hanggang sa ang pawis ay maiipon at magiging bungang araw. Maliban sa mainit na panahon, ang pagsusuot ng mainit na kasuotan at matagal na pagkakahiga ay maaari rin nagdulot ng bungang araw. Gamot sa bungang araw. Ang bungang araw ay kusa namang nawawala, bagamat may mga paraan rin na maaaring gawin upang maginhawahan sa sintomas na idinudulot ito. Ayon sa mga eksperto, narito ang mga natural na gamot sa bungang araw na maaari niyong gawin o makita sa loob ng inyong bahay. Mga paraan na maaaring gawin. Pag-apply ng cold compress sa balat gamit ang ice pack o malamig na towel. Sa pamamagitan nito ay maiibsan ang pamumula, pangangati at pamamaga ng balat. Paliligo sa malamig na tubig o shower. Makakatulong paggamit ng gentle exfoliant sa paliligo upang mabuksan ang nagbabarang pores ng balat. Gumamit ng electric fan o air conditioner sa bahay upang maibsan ang maalinsangan na pakiramdam. Magsuot ng maluluwag na kasuotan. Gumamit ng powder sa bungang araw o tinatawag na prickly heat powder. Kung walang prickly heat powder, gumamit ng baby powder o baking soda para maibsan ang nararamdamang kati dulot ng bungang araw. Pag-apply ng aloe vera sa balat na may bungang araw, ito ay may anti-inflammatory properties na katulong na malunasan ang delikadong balat. Pag-apply ng calamine lotion
sa epektadong parte ng katawan upang ito ay maging hawahan at maibsan ang pangangati. Mga mabibiling gamot. May mga gamot sa buong araw rin ang maaaring mabili sa butika o drugstore na malapit sa inyo. Tulad ng over-the-counter antihistamine na hydroxyzine at diphenhydramine para maibsan ang pangangati. Mas mabuti lang na inumin ito sa gabi dahil sa ito ay maaari magdulot ng pagkanto. Maaari rin mag-apply ng hydrocortisone cream sa balat 1-2 beses sa isang araw. Makakatulong rin ito upang maibsan ang pangangati sa balat. Sa ito na inirekomendang gamot para sa rashes sa mga sanggol at bata. Paano ito maiiwasan? Samantala, upang maiwasan magkaroon ito sa iyong balat, narito ang mga bagay na dapat tandaan. Huwag magtagal sa mainit na lugar kung maaari. Iwasan ang pagsusuot ng masisikip na damit, lalo kung ito ay gawa sa telang makapal at mainit sa katawan tulad ng polyester. Huwag maglalagay ng malapot na lotions o oil sa iyong balat sa tuwing mainit ang panahon. Maligo araw-araw upang mapreskuhan. Sa oras naman na makita ang rashes sa katawan ay nagnanana at nagdudulot ng lagnat sa taong may taglay nito, ay oras na upang hingin ang payo ng doktor dahil maaaring ito ay palatandaan ng impeksyon na dapat nang malunasan. So hanggang dito na lamang po, so huwag po natin kalimutan mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell para sa mga susunod pa nating palabas. Maraming salamat! Paalam!